Bakit mo pinapunta dito? Kailangan kang makausap mo. Ito si Miss Linda Baez. Chambermaid dito sa hotel. May nakita daw siya nung gabing pinatay si Mrs. Barameda. Sige, Miss Baez. Pakiulit na lang sa kasama ko yung nakita mo. Naglalakad po ako nun sa corridor sa labas ng kwarto ni Ma'am Amanda. Nakasalubong ko po si Baby. Yung nakakita po nung may saksak si Ma'am Amanda. Nakita mo siyang pumasok ng kwarto? Opo. Pero bago po yun, sabay po namin nakita yung dugo sa sahig. Kinabahan na po kami. Nakita po namin na medyo bukas po yung pinto ng kwarto. Sabi po sa akin ni Baby, humingi na po ako agad ng tulong. Kaya naghanap na po ako agad ng security. Sabay na nakita ni Baby at ni Miss Baez ang dugo sa labas ng kwarto ni Mrs. Barameda. Imposibleng siya ang pumatay dito. So kung ganun, hindi talaga si Baby ang pumatay kay Amanda Barameda. Ang tanong ngayon, Bo, sinong pwedeng pumatay sa kanya? Nouna si Julius. Tapos ngayon naman si Lola Amanda. Beth, bakit lahat na malapit sa akin kinukuha? Shhh! Huwag mo sabihin yan. Huwag. Bakit kung kailan okay na tayo ni Lola? Kung kailan finally may matatawag na tayong pamilya? Bakit ngayon siya kinuha? Beth, ano ba kasalanan ko? Wala. Wala kang kasalanan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Ang sisisihin lang dito yung pumatay kay Lola. Yun lang. Kung ayaw tayong tanggapin ni Tita Carlota, edi wag! Tingin ko naguguluhan lang siya sa mga nangyayari na rin. Balik tayo ng ibang araw. Kaya umiyak. Diana, Ate Beth, sinabi niyo ba kay Lola na pinagdududahan niyo ako bilang kapatid niyo? Bakit ganun yung sinasabi ni Tita kanina? Hillary, pwede ba? Hindi to tungkol sa'yo, ah. Alam niyo, kahit duda kayo sa akin, hindi ko rin naman natanggap na wala na si Lola Amanda. Siya na lang yung kinakapitan ko na pwede sanang maniwala sa akin. Tapos ngayon, wala na siya. Nawalan ako ng kakampisado sa akin. Huwag ako. Yun yung araw na tumawag sa'yo si Hillary, sinabing kailangan ka niya, kaya ka nagmamadaling umalis. Nagkita nga kami, pero sandali lang, naghiwalay din kami. Pagtapos nun, naghanap na ako ng racket. Anong pinag-usapan niyo ni Hillary? Pinarelax ko lang. Kinakabahan kasi. Parang ayaw daw kasi maniwala ni Amanda na siya si Amy. May sabi ko naman sa kanya, kinakabahan lang siya. Kayang-kaya naman niyang bulahin yun. Bakit ba? Ang dami mong tanong. Ayan, oh. Patay na ang lola ng magkakapatid. Pinatay. Hindi ba lang sinabi sa iyo ni Hillary? Hindi. Hindi pa kami nag-uusap, eh. Hindi pa naman siya tumatawag, eh. May kinalaman ka ba dyan? Wala! Magsabi ka ng totoo! May kinalaman ka ba dyan? O sa kilala mo ko, lahat kaya kong gawin para sa'yo at para sa pamilya natin. Pero isa lang hindi ko kayang gawin, ang pumatay ng tao. Pero kung ako sa inyo, mag-iingit ako sa kanya. Sa dami ng taong na-interview ko ng reporter ko, alam ko ang kilos ng taong may tinatago o inosente. Sa kinikilos niya,
para siya may pinaplano. Sige, salamat, Beth. Kami na bahala dito. Thank you. Attorney Manalo. Ah, Mr. La Madrid, Mrs. La Madrid. Diana. So, attorney, what brings you here? Pinapunta ako rito ni Miss Carlota para ipaalam sa inyo na ako na muna ang haharap sa inyo habang nagluluksa siya at naghahanda para sa last rites ni Ma'am Amanda. Yeah, we understand. Pero may concern. Teka lang, hindi ba pwedeng tanungin ko muna si Tita Carlota tungkol dito? Hindi na kailangan, Mrs. La Madrid. At alam naman natin kung ano mangyayari pag nakaharap kayo, di ba? Carlota, your mother will always be in my prayers. Salamat sa pakikiramay. Hindi na kita mahal. Sabi sa'yo ni Judge. Nakikirami lang. Huwag kang pasisiguro. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Nakausap ko anak niya sa La Madrid. Kailangan mag-ingat tayo kung gusto natin matupad ang plano natin. Oo. Ako lang ang pwede mong pagkatiwalaan. Love you, please. Huwag dito. Para sa aking nag-iisang buhay na anak, Carlota Barameda, na hini-iniwan ang aking tabi para sa madidilim ko mga araw, iniiwan ko ang aking bahay sa 20th Street, Los Angeles City, California, United States of America, kung saan kami nanirahan ng mahabang panahon. Nananalig naman ako na ang magandang edukasyon at paghahanda na ibinigay sa kanya sa mahabang panahon ay sapat na para makapagsimulang muli. Para sa aking tapat at mapag-arugang mayordoma na si Carmencita Manuel, iniiwan ko ang aking maliit na farmhouse sa Palawan. Iniiwan ko rin sa kanya ang halagang 550,000 para sa kanyang retirement fund. At para naman sa aking mga apo, ang mga anak ng aking panganay na sina Elizabeth Paraiso at ang kanyang asawang si Daniel Paraiso, ito ang aking iiwanan. Hindi nyo man lang ba ako tatawagin? Para naman malaman ko anong ibibigay sa akin ni Lola Amanda. Iniiwan ko ang 50% ng aking shares sa Grand Horizons Corporation. Kasama na rito ang shares na ibinili ko sa La Madrid Land. Sinubaybayan ko ang kanyang galing sa pagpapatakbo ng kumpanya. At alam kong mapapalago niya ito. Ibinibigay ko rin sa kanya ang rosaryo na nasa loob ng aming tokador bilang alaala ng aking habang buhay na paghingi ng tawad sa aking mga pagkakamali sa aming pamilya. Kay Elizabeth Marie Paraiso, ibinibigay ko ang 30% ng aking shares sa Grand Horizons at ang halagang 35 million pesos. Binibigay ko sa kanya ang koleksyon ng aking mga sapatos. Sana ay marating niya ang kanyang hinahanap na katahimikan at maabot niya ang kanyang mga pangarap.
sa bunso kong ako na pinangalan sa akin, kay Maria Amanda Paraiso, iniiwan ko ang natitira kong 20% shares sa Grand Horizons. At ang halagang 35 million pesos, pati na rin ang mga photo album na alaala ng pamilyang Barameda para makita niya ang kanyang pinagmulan. Ngunit, matatanggap lang niya ito kapag siya ay natagpuan na. Binibigay ko ang otoridad kay Diana Paraiso La Madrid na patunayan kung ang mahanap nila ay siyang totoong kapatid nila. Teka, ako si Amy! Ako si Amanda Paraiso! Ate Diana, ako si Amy, di ba? Teka, sabihin mo sa kanila ako si Amanda! Ako si Amy, di ba? Sabihin mo sa kanila! Teh! Magsalita ka! Magsalita ka, Teh! Ako si Amy! Sabihin mo sa kanila, ako si Amy! Sinadya niyo to! Gawa-gawa niyo lang yan. Minanipula niyo ang last will and testament ng mama. Hindi ako babayag! Wala kayo sa tabi niya nung pinapatakbo niya yung kumpanya! Ako! Ako lang ang kasama niya! Hindi ako papayag na makuha niyo lahat ang pinaghirapan ko! Kakausapin ko si Atty. De La Peña. Baka naman pwede pang baguhin yung hatian ng mana. Diana, hindi na mababago yun. Wala na yung lola niyo para i-edit yun. Eh bakit ba ayaw mong sundin yung wishes niya? Nakakahiya kay Tita Carlota. Totoo naman lahat ng sinasabi niya. Siya ang laging katabi ni Lola. Tapos ngayon, biglang kukunin natin halos lahat ng assets ng Grand Horizon. Pero ate, kung isipin mo rin naman, hindi naman maliit yung binigay sa kanya. Oo. Pero yung shares, hindi ko kailangan yun. Baka kailangan natin yun para makita natin ang totoong Amy. Tsaka para mapakita natin kay Lola na napatawad na natin siya. And that will do everything para maprotektahan ang legacy niya. Diana. Pwede ba tayo mag-usap? So, I heard about your lawless last will and testament. Pati ba naman ikaw, pinoproblema mo yun? O ng mami mo? Diana, hindi mo naman ako masisisi. All of a sudden, pag-gising ko this morning, hindi lang ikaw yung major stockholder ng La Madrid. Ikaw na rin ang magiging partner namin. So, ano mangyayari sa amin ni Elon? Para kami na isang tabi. Vlad, hindi ko plinano yun. At lalong ayoko maisang tabi kayo ni Elon. All I want to do is to preserve my dad's legacy. Alam mo naman yun, di ba? Yun din ang gusto ko. Oo, apo ako ni Amanda Barameda. Pero isa rin akong La Madrid. Hindi ko buburahin ang apelidong yun. At hindi mawawala sa akin ang malasakit ko para sa kumpanyang to. Thank you for understanding, Diana. I was worried. Even Mom, she's worried for me and Elon. Vlad! Alam naman nating suklam sa akin ng nanay mo. Pero wala akong pakialam sa kanya. She's out of my system. At saka isa pa, hindi ako mapagiganting tao. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ng kumpanya. La Madrid man yun, o yung kumpanyang iniwan ng lola ko.